Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, welcome back to my channel. Gagawa na naman ako ngayon ng update at reaction sa Ang Dalawang Ikaw. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So yun nga guys, ang nakaraan na pumunta si Beatrice sa bahay nila ni Mia at may deal siya sa kanila. At ngayon guys, doon sila sa cafe, kumakain itong si Beatrice ng ice cream guys kasi naglihi daw siya. At sinabi naman ni Lani na alam mo na, dalawang baso na ang naubos mo at bawal yan sa buntis. So itong si Beatrice guys, nag-selfie siya at sinisend niya kay Nelson. At habang si Nelson ay nasa comfort room, so nakita niya ito at dali-dali niyang tinawagan si Beatrice at sabi niya na, Beatrice, huwag kang kumakain ng ice cream kasi bawal yan sa buntis. At sinabi niya na magkaroon ka pa niya ng diabetes kasi bawal yan sa buntis. So itong si Lani guys, sinabi niya na, oh, sabi ko na sa iyo. At itong si Mia guys at si Nelson ay pumunta doon sa christening ng anak ni King. At ito ay kinakarga niya at sinasabi niya na love ka ni Ninong at ni Papa mo. At na-imagine niya yung buntis si Mia guys kasi gusto nilang magkaanak. At dumating itong si Mia at sinabi niya na kinakarga ko si Bibi at andoon pa si King, nagkuha ng gatas. Nuha yung Bibi ni King. Wala itong mood si Mia guys. So sabi ni Nelson na upo na daw sila. At maraming mga tao doon. At may nakausap ni Mia na babae doon at sabi niya na yung friend daw niya ay may pikos. Pero ngayon nakaanak na sila ng tatlo. At yun nga guys, doon na si Nelson, sinabi niya na, oh mahal, mag-take ka na ng medicine mo at ito dala ko. At sa'yo ba yung tubig? Oo. At yun guys, hindi pala yun kay Mia medicine. So sinabi niya na naiwan sa bahay at doon ka na lang mag take. So sinabi ni Mia na masakit ang ulo ko, aalis na tayo. At umalis na sila guys, sinabi niya kay King na, pare, aalis na kami. Doon na sa bahay nila guys at si Mia ay doon sa room niya. At pumasok itong si Nelson. At ready na pala si Mia guys kasi gusto niyang magka-baby. At sabi ni Mia na, Nelson, hindi ka pa ba matutulog? Bakit Mia? Ready na ako. So naglabing-labing muna sila doon guys. At itong si Nelson ay hindi siya na-concentrate guys kasi marami silang iniisip. At sinabi ni Nelson na, Mia, tama na. Para naman itong nasa office na nagpa-schedule daw. At sinabi naman ni Mia na, bakit ba Nelson? Ayaw mo ba ng anak? Mahal, gusto ko nang magkaanak at alam mo yun. Talaga ako sa mood mahal. At inisip ko na yung anak ni Beatrice ay walang tatay. At hindi ibig sabihin na magsama kami. At alam mo, inisip ko lang yung anak niya na walang tatay. At noong maliit pa ako, hindi ko naranasan na minahal ako ng tatay ko. At alam mo, pag may anak ako, hindi yun mangyayari. At mamahalin ko yung anak ko mahal. At sinabi naman ni Mia na alam ko mahal. At alam mo ba, nagsisinungaling ako sa iyo kasi nagte-text si King sa iyo pero hindi ko sinabi. Palagi ka na lang doon sa kanila ni King. Maya-maya kayo na ang mamalan na mag-ama. So hanggang dito na lang ako guys at sa hindi pa nakasubscribe,
hit the notification bell para updated kayo sa mga next video ko. So, thank you for watching, guys. Bye!